Magandang araw mga Tagigenyos! Ako po si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusap. Para talakayan ng mga ito, kasama po natin ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat Konsehal Beng at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, December 14, 2020, ating tatalakayin ang libreng hatid at sundo, COVID-19 concerns, COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig. Para sa libreng hatid at sundo, bukod sa COVID-19 hotline, ang libreng hatid at sundo ay isa pang inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang tumugon sa pangangailangan transportasyon para sa mga may sakit na walang masakyan. Mga taong maaaring mag-avail ng libreng hatid at sundo, mga pasyenteng nagda-dialysis, mga nagki-chemotherapy or radiotherapy sessions, mga senior citizens, buntis at PWDs na kailangan magpa-check up, iba pa na nangangailangan ng medical treatment na hindi emergency cases. Proseso sa pag-avail ng libreng hatid at sundo. Narito ang mga sumusunod na hakbang para makamit ang serbisyong ito. Mag-text sa numerong 0961-734-0834 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at ibigay ang mga sumusunod na detalye. Pangalan, contact number, address ng pick-up point at pinakamalapit na landmark, oras ng check-up, destinasyon na ospital, clinic o health center, katibayan ng check-up o appointment. Paalala sa mga may planong mag-avail ng libreng hatid at sundo, mag-text 2 araw bago ang takdang mga check-up o medical sessions. First come, first served basis po tayo. Agad ipagbigay alam kung hindi matutuloy ang check-up o procedure upang maibigay ang schedule sa iba. Para naman sa ibang emergencies na non-COVID, mag-text o tumawag sa Taguig Rescue 0917-550-3727. Para naman sa COVID-19 concerns, ang Taguig COVID-19 hotline ay patuloy na naglalayong sagutin ang inyong mga katanungan. Kung ikaw ay may nais pang malaman at iba pang concerns tungkol sa COVID-19, maaaring tawagan ang mga sumusunod na numero. 8789-3200 or 0966-419-4510. Para naman sa nais mag-report ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, isend lamang ang mga detalya sa COVID-FAQ at tagiginfo.com gamit ang subject line na Taguig COVID-19 Case Report. Narito naman ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of December 13, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit or CEDSU ng mga sumusunod. 10,093 total confirmed cases, 9,914 total recoveries for a 98.23% recovery rate, 116 deaths for a 1.15% case fatality rate, 63 active cases at 85,699 PCR tests conducted. Ngayong Kapaskuhan, patuloy po na pinapaalalahanan ng lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito pa rin po ang ating dapat na prioridad. Maaari naman nating ipagdiwang ang Pasko ng maligaya at ligtas sa ating sariling mga tahanan. Ang siyudad ng Taguig ay patuloy po na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government. Ang bawat Tagigenyo ay pinakikiusapan, sumunod po tayo sa lahat ng protocols tulad ng social distancing, pagsusot ng face mask, pagsusot ng face shield, paghuhugas ng kamay at paglilinis po ng ating buong katawan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Darwin, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.